From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. And as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by and say, Lord, I will touch you. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed his salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ang pinag-aaralan at ang ating pinag-uukulan ng pansin sa espiritual na paglilingkod ay walang iba kundi ang mga bagay ng Diyos. At ang mga bagay ng Diyos ay hindi pansamantala lamang, kundi ang mga bagay na naaayon sa Diyos ay mga bagay na nananatili magpakailanman. Walang katapusan ang mga bagay na nauukol sa Panginoon. At ito ang kanyang ipinangako para sa atin sa paglilingkod na ito. Kaya, ang tunay na mga anak ng Diyos, pagka sila ay naglilingkod sa Kanya, ay may mga kalaliman sa kanilang paglilingkod. At sila ay binibigyan ng isang bagong buhay na espiritual, at ang bagong buhay na espiritual na ito, ay hindi nakatuon ang pansin o hindi nakatingin sa mga bagay ng sanlibutan. Inaalis ng Panginoon ang ating mga physical na pananaw lamang at ito'y binibigyan ng kahalagahan at kahulugan sa pamamagitan ng paninging espiritual. Sabagat ang paninging espiritual na siyang ililipat ng Diyos, buhay niya yon at ang paninging espiritual na yon ang nakakakita sa mga bagay na hindi nakikita ng physical na mata. At iyon ang nagbibigay katatagan at kalakasan sa bawat isa sa kanilang paglilingkod. Kung hindi natin nakikita ang mga bagay na ipinakikita ng Diyos sa atin patungkol at nang nauukol sa Kanya, hindi tayo mananatili sa ating paglilingkod. Sabagkat ang ating physical na mata ang nakikita ang mga bagay lamang ng sanlibutan ito. Ayaw ng Diyos na tayo ay manatili lamang sa mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ang lahat ng mga bagay na nakikita sa sanlibutan ito ay mga bagay na lumilipas. Gusto ng Diyos, ituon natin ang ating mga mata sa mga bagay na hindi lumilipas. Yan ang kahalagahan ng ating paglilingkod. Dapat lahat lumalim sa espiritual na bagay na yan upang sila ay manatili. Tulad naman ng sinasabi niyang ang mga bagay ng sanlibutan ito kasama ng pinanglaman ay lilipas. Tulad ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Itong lahat ay lilipas. Ngunit sinabi ng banal na kasulatan sa 1 John, ang gumagawa sa kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Gusto ng Diyos tayo ay makakita
sa mga bagay na yan. Kaya, titingnan natin mga kapatid sa mga sandali ito sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos kung ano ang mga bagay na lumilipas at kung ano ang mga bagay na hindi lumilipas. Unang-una, kapangyarihan na ibinibigay sa pamamagitan ng pera, ito ay lumilipas. Pagkang tao ay may kapangyarihan, nakikita natin ito ay isang bagay na kung minsan ay inaasam ng marami. Hindi nila alam na ito ay lumilipas. Nakikita po natin mga kapatid, kahit na sa ating mga pamamaraan ng pamamalakad ng bansa, yung tinatawag na political power, na habang ang isang tao ay magiging presidente ng bansa, ang lahat ng kapangyarihan halos ay nasa sa kanya. Ngunit yan ay hindi nananatili. Yan ay lumilipas sapagkat pagkatapos na siya ay naging presidente, aalis na naman siya at ang kapangyarihang yan ay lilipas at aalpas na naman mula sa kanyang mga kamay. Karamihan ng nakikita nating may kapangyarihan ay taong masama pa naman. Sinasabi ng Psalms 37:35, I have seen the wicked in great power and spreading himself like a green bay tree. Yet he passed away, and lo, he was not. Yea, I sought him, but he could not be found. Aking nakitang masama sa malaking kapangyarihan at lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kanyang lupang tinubuan. Ngunit may dumaan at narito, wala na siya. Oo, hinanap ko siya, ngunit hindi siya masumpungan. Hindi nananatili kahit ang makamundong kapangyarihan. Hindi nananatili yan. Huwag ninyong asamin yan. At huwag ninyong hanapin. Ipanalangin natin ang lahat ng ating mga kinauukulang may kapangyarihan sa ating bansa na ang kanilang kapangyarihan ay gamitin para sa kabutihan. Ngunit dito ang sinasabi ng salmista ay iyong mga masamang nasa kapangyarihan. Huwag man tayong mabahala sa kanila sapagkat ang kapangyarihan yan ay lilipas. At makikita rin natin na huwag tayong aasa sa buhay na ito lamang. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ayon din kay Salmista David, dito sa mga awit, chapter 90, verse 10. Ito ang sinasabi niya patungkol sa buhay ng tao. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. Buhay ng tao ay hindi mananatili. Yan ay lilipas. Ang lifespan na sinabi ni David dito, 70 years lang. Ngunit sabi niya, kung may lakas ka pa, kuminsan magiging 80 years ka pa. So ang lifespan ng tao between 70 to 80 years lamang. At sa span ng taong yan sa kanyang buhay na 70 to 80 years, masasabi ba natin na tayo ay gumawa sa kanyang kalooban? Sapagkat kung di natin masasabi yan, ang buhay lamang nating ito ang ating pinagukulan ng pansin. Isang araw, hahanapin mo ang buhay na yan. Wala na kapanglawan at kadustaan lamang ang mapapa sa iyo. Huwag kayong manalig sa buhay na ito lamang. Mga material na bagay, lumilipas din yan. Amen? Yan ang pinagukulan ng pansin ng maraming tao. Yan ang pinaggagastuhan ng kanilang lakas habang sila'y malakas pa. Walang paghahanap sa Diyos sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isipan. Ginagasto ang kanilang kalakasan sa paghahanap ng material na bagay. Anong sinasabi ng Psalms chapter 102 verse 25?
Ito mga kapatid, ang sinasabi ng Psalms chapter 102 verse 25. Nang una ay inilagay mo ang patibayan ng lupa at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Okay, of all that was laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thy hands. 26, sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bihisan, parang isang kasuutan na iyong mga papalitan, at sila'y mga papalitan. Ngunit ikaw rin at ang mga taon mo'y hindi magwawakas. Material na bagay, lilipas. Sinabi ng banal na kasulatan, langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos at salita ng Diyos ay hindi lilipas. Bless you. O yung paghahanap ng kasiyahan sa mundong ito. Mga kapatid, sinasabi ng Luke 12:19, "And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry." Verse 20, "But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided?" Tingnan ninyo mga kapatid, ito ang mayamang tao na naghanda para sa kanyang sarili upang siya ay magkamit ng pleasure ng paggamit ng mga material na bagay na ito. Ngunit anong sinabi ng Panginoon? Sabi niya, "Hoy buwang, hoy haling, ngayong gabi kukunin ang kaluluwa mo at sino ang makikinabang sa mga bagay na inihanda mo." Mga kapatid, sa mga sandaling ito, kahit yung paghahanap ng kasiyahan, pumupunta ka sa ibang bansa upang kumita ng maraming pera at upang ilagak mo sa Pilipinas upang pagdating mo rito, ayahay ka na lang at napakaganda na ng buhay mo. Ngunit yan ay hindi mo mapapakinabangan sapagkat merong isang Diyos na may-ari ng iyong kaluluwa na isang araw kukunin yan kung minsan hindi mo alam. At sinabi niya, sino ang makikinabang sa mga bagay na yan? Kahit ang kaalaman na hinahanap ng tao na pumupunta sa mga malalaking paaralan upang gastahin ang kanilang mga araw sa paghahanap ng kaalamang yan. At kung minsan, inaabot pa yung master's, doctorate, kung ano pa mga kapatid, ang mga degree na kanilang hinahabol. Sometimes some people spend about 20 years in order to have a master's degree, in order to have a doctorate degree. Knowledge for them should be worship. Knowledge for them is the ultimate thing. But you know, the Bible tells us, and Paul the Apostle, who was one of the greatest apostles of the Lord, said, "Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away." Ang pinakamalaking kaalaman na dapat habulin natin, mga 20 taon, 5 taon ba, o hanggang tayo buhay, ay ang kaalaman na tayo ay dapat maglingkod sa Kanya sapagkat Siya lamang ang uuwian ng lahat ng kaalaman. Kaya huwag kang manalig sa kaalamang makatao lamang, makasanlibutan lamang. Napakaraming ang tao ang nagkamit ng kaalamang yan at sa kanilang pagkakamit ng kaalaman, tinuruan pa sila ng demonyo na huwag nang kumilala sa Diyos. Some people, because of their great worldly knowledge, have doctor's degree, have master's degree, but instead of acknowledging who God is, they began to say that they do not believe in the existence of God because of those worldly knowledge. Mga kapatid, sa ating mga panahong ito, yung knowledge, maganda yon. Kung ang knowledge na yan, tuturuan tayong kumilala sa ating buhay na Diyos. Ngunit kung ang knowledge na sa iyo,
tuturuan ka kung paanong hindi kumilala sa Diyos, itapon mo yan at bumalik ka sa Kanya. Huwag mong sambahin ang makatao at makasanlibutang kaalaman kung yan ay nagtuturo sa iyo na huwag mong kilalanin ang Diyos. Ang iba talagang napakataas na ng kanilang mga isip na ginagawa nila, mga kapatid, pati ang Diyos nilalampasan pa nila sapagkat kanilang sinasabing hindi namin kilala ang Panginoon. We do not believe in the existence of God. Are you too big for your head, knowledge, and saying you don't believe in the existence of God? Then one day you will realize it too late when you stand before the judgment seat of the Lord that really there is a God. Ginawa ka lamang niya. Nako, napakaliit mo. Hindi mo nga ahawak ang buhay mo. Pagkatapos sasabihin mo, walang Diyos na dahil sa kaalaman mong yan. Kahit na yung kalwalhatiang binibigay ng tao, pinapalakpakan tayo, lilipas din yan. 1 Peter 1:24, for all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Kahit na yung kalwalhatian, na dulot ng iyong kayamanan, ng iyong degree, ng iyong buhay dito, yung lahat ay lilipas. Kilalang kilala ka ngayon, pinapalakpakan ka ng mga tao, halos wala ng iba pang hindi nakakakilala sa iyo. Lahat kilala ka! Ngunit isang araw, yung lahat ay lilipas. At mananatili pa rin ang Panginoon na siyang may-ari ng lahat ng kaluwalhatian. Huwag kayong manalig sa bagay na yan. Hallelujah. Amen? Amen. Power, life, material things, pleasure, knowledge, glory. This will all pass away because these are transient things. These are things that are temporary. Huwag ninyong gastahin ang mga mata ninyo na dyan lamang nakatingin, mga kapatid, sapagkat ang mga bagay na yan ay lumilipas lamang. Kaya tayo ay naglilingkod bilang mga born again, tinuturuan tayo sa bawat pag-aaral ng mga salita ng Diyos, tinuturuan tayo paanong tumingin sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya yung mga karnal na mga Kristiyano, hindi mananatili yun. Yung mga karnal na Kristiyano na nagsasamba pagkatapos akala nila sa kanilang pagsasamba, mga kapatid, tama na yon, hindi nila nakikita yung mga pinakikita ng Diyos sa kanila. Nagkakamali sila sa kanilang paglilingkod, hindi sila nagiging matuwid, pagkatapos hindi sila nagiging malalim sa kanilang paglilingkod at hindi nila nag-grasp o nahahawakan yung mga salita ng Diyos. Walang kabuluhan ang paglilingkod na kanilang ginagawa, hindi rin mananatili yon, sapagkat ang kabuuan ng paglilingkod ay sinasabing dapat magkaroon tayo ng espiritual na mga mata upang tingnan ang mga bagay na hindi lumilipas. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Anong itinuturo ng mga banal na kasulatan sa mga bagay na hindi lumilipas? The enduring things, that means those things that will abide forever. Hallelujah! Napakaganda. Sabagat kung alam natin ito, talagang magiging abundant ang ating buhay. Magiging masagana ang ating buhay. Sino rito ang gusto ng masaganang buhay? Hinaya tayong amen. Sinong masaganang buhay ang gusto mong masaganang buhay? Palakpakan natin ang Panginoon. Alam ninyo, pagka masaganang buhay ang pinag-uusapan, ang isip ng tao, masaganang buhay, puro lang material na bagay. Hindi masaganang buhay yan. Magulong buhay yan. Nang dahil sa mga material na bagay, mga pamilya nag-aaway. Nang dahil sa property, nang dahil sa lupa, nang dahil sa bahay, nang dahil sa pera, napakarami ang nag-aalitan. Kayong magkakapatid na nag-aaway, nang dahil sa material na bagay, magkasundo na kayo. Sapagkat yan ay lilipas. May nagpapatayan, nang dahil sa boundary. Ilan? 1 meter lang. Pinagpatayan, nagtagaan. Mga kapatid, huwag ninyong gastuhin ang buhay ninyo sa pag-aaway sa material na bagay sapagkat yan ay lilipas. Hindi yan ang abundant life. Ang abundant life na sinasabi ng Panginoon ay ang buhay na kasama ang espiritual, mga bagay na nananatili, hindi lilipas. Kung
ikaw niya ay maaangkin mo, ikaw ay tunay na magiging masaya at puno ng kagalakan sa buhay mo. Mga bagay na hindi lumilipas ang ipinakikita ng Diyos. Kaya tayo nangangaral sa telebisyon. Kaya tayo, mga kapatid, ay pumapasok sa inyong pamamahay once or twice a week. Kaya tayo, mga kapatid, ay hindi humihinto sa ating mga concert crusade upang ipaliwanag sa mga tao at buksan ang kanilang mga isip at alisin ang kanilang pagkabulag ng sanlibutan ito, ng Diyos ng sanlibutan ito, at makita nila ang tunay na buhay. Anong tunay na buhay? Yung buhay na hindi lilipas, na lumipas na nga, pati ang buhay mo rito, pati ang laman mo ay bumalik na sa alabok, ngunit yung buhay na yon ay pupuntahan mo at doon ikaw ay mananatili magpakailanman. Yon ang buhay pagkatapos ng physical na buhay na ito. At ito ang ipinangangaral nating dapat tamuhin ng tao. Ngunit ang talagang taong binulagan ng sanlibutan, mga kapatid, namamatay dito sa sanlibutan ito, hindi nakikita yon. Mapalad tayong mga anak ng Diyos, sabagat bago tayo malugmok sa alabok at bumalik sa alabok, tayo ay kinuha ng Panginoon at pagkatapos pinakilala sa atin ang mga bagay na yan. Kung ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay nasa isang factory, o ikaw ay nasa isang pagawaan, o ikaw ay nagtatrabaho sa isang opisina, huwag mong tingnan lamang ang mga bagay na yan. Kailangan sa pagtatrabaho mo, gawin mo yan upang ikaw ay mabuhay at kumain. Ngunit higit pa riyan, may mas mahalaga pang dapat hanapin mo. At yan ay walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Sabagat yan ang maghahatid sa iyo sa tunay na buhay na hindi na lilipas magpakailanman. Hallelujah! Alam ba ninyo, mga kapatid, ang divine supplies ng Panginoon hindi natatapos? Kaya kayo ng pangarap ninyo at ang inyong mga pag-asa ay nasa mga material supplies lamang, natatapos yan, nawawala yan. Kahit anong pangangailangan mo, kuminsan nasa sa iyo na, ngunit mga kapatid, natatapos din yan, hindi nagpapatuloy. Ngunit yung makalangit na supplies ay hindi natatapos. Anong sinabi ng banal na kasulatan? And he arose and did eat and drink, and he went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. 1 Kings 19 verse 8. Si Elijah, pinakain ng Panginoon. Supplies na hindi natatapos. Ang naghatid sa kanya, hindi messengers ng Shakey's Pizza. Ang naghatid sa kanya, mga uwak na mula sa langit. At pagkatapos, mga kapatid, pinakain siya ng Shake Kumain ng mga araw na yon. Ano ang kalakasan dulot sa kanya? Ang kalakasan dulot sa kanya, biro ninyo, isang pagkain lang, 40 days and 40 nights, lumakas siya, hindi na kumain muli. Ganyan ang kalakasang ibinibigay ng Diyos. Kaya tayong mga anak ng Diyos, alamin natin, hindi lamang mabubuhay ang tao sa tinapay. Hindi lang nagpapalakas sa atin American bread. Hindi lang nagpapalakas sa atin pandesal. Hindi nagpapalakas sa atin pandemonay. Hindi lamang kanin sa bawat umaga. Ang nagpapalakas sa atin, alamin natin na hindi lamang yon. Kaya hindi lamang yon ang dapat nating paghirapan. Pinaghihirapan natin yon para lamang sa pagkain natin bawat araw. Pagkatapos pagkasunod na araw, hindi tayo kakain, mahina na naman tayo. Alamin natin na hindi lamang mabubuhay ang tao sa tinapay, hindi lamang siya mabubuhay sa bigas, ulam at kalin. Siya ay mabubuhay sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Hallelujah! Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So you will not only be strengthened by what you eat in the physical. So you have given all of your strength in finding material things and material food for your physical bodies. That is not the thing that will make you strong only, but the Word of God. Salita ng Diyos, nakapagpapalakas din yan. Subukan mong hindi kumain ngayon. Ikaw ay nakikinig ngayon. Hindi ka muna nagtanghalian. Nakinig ka ng salita ng Diyos. Sa isang oras at kalahati, nakikinig ka ng mga salita ng Diyos. Kahit mamaya, hindi ka na maghapunan. At huwag kang magalmusal bukas. Busog ka pa rin. Sabagat ang mga salita ng Diyos, pumasok sa iyo, nagbibigay ng kalakasan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord.
spiritual food ang pinag-uusapan dito. Hindi lang physical food ang pinag-uusapan, spiritual food. Alam tayo magsabing hindi lang physical food, kundi spiritual food. Kayong mga physical na tao lamang, hinahanap ninyo mga physical na pagkain lamang, kaya yung pagsamba sa araw ng linggo at pagkikinig ng salita ng Diyos, itinatabi lamang ninyo. Pagka napapakinggan ninyo itong programa ng The Hour of Truth, sinasara ninyo. Kawawa naman kayo. Huwag mo munang isara yan. Huwag mong i-transfer doon sa ibang mga channel at inahanap mo drama. Yung dramang yan, kathang isip lamang ng tao yan. Hindi katotohanan yan. Kung minsan, umiiyak pa kayo sa drama, naku, natatouch pa ang inyong mga emosyon sa sinasabi ninyong, kung ako lang talagang masakit man sa puso ko, nadadrama na rin kayo. Lilipas yan! Ngunit ang mga salita ng Diyos, hindi lilipas! Kaya, huwag mong patayin yan at ilipat sa ibang channel. Makilig ka muna, kapatid! Hallelujah! Sabagat ito ay pampalakas sa iyong puso! Pampalakas sa iyong kalula! Alam ko may problema ka kaya naghahanap ka ng drama. At gusto mong umiyak. Hindi drama ang makakalutas sa problema mo. Ito ang makakalutas sa problema mo. Isang oras at kalahati, ang programang ito ng pakikinig ng salita ng Diyos, pagkakainin ka ng spiritual na pagkain, first class na mga pagkain, ngayon ang kinakain mo. Nakikinig ka, sabagat ito ay spiritual na pagkain para sa iyong kaluluwa. Pagbutihin mo ang pakikinig sapagkat masasabi mo pagkatapos nito, napakamapalad ko sapagkat hindi ko nilipat ng ibang channel itong aking pakikinig. Ito pala ay makapangyarihan. Ito pala ay mga spiritual na pagkain na aking kakainin. Kaya ano naman ang sinabi ng Panginoon sa John 6:27? Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for Him hath God the Father sealed. Talagang napakaganda ng mga salita ng Diyos na yan. Ngayon mga kapatid, hindi tayo kontento sa English lamang, babasahin natin yan sa wikang Tagalog. Eto, pakinggan natin ang sinabi ng Panginoon sa ating sariling wika. Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatwid bagay ang Diyos. Sino ang nagbibigay ng spiritual food? Hindi McDonald's, hindi Jollibee, hindi Shakey's Pizza. Okay, naghihirap tayo para pumunta doon upang kumain, tapos masaya tayo. Sabi niya, huwag lamang ninyong paghirapan. Ang pan, ang tilapay, na napapanis, lumilipas. Kundi sabi niya, magpakahirap din naman kayo sa pagkaing espiritual ng makapagbibigay ay ang ating Panginoon. Hallelujah! So labor not only for the meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting life. Biro mo, pagkain ng spiritual food na ito, mabubuhay ka sa buhay na walang hanggan? Sino na sa inyong kumain ng pandesal pagkatapos makakatayo at sasabing mabubuhay na ako sa buhay na walang hanggan? Mamamatay ka pa rin pagkawala ng pandesal bukas. Ngunit ikaw kumain ng salita ng Diyos at pagkatapos lumakas ang pananampalataya mo, maliligtas ka. Hindi ka bubunta sa dagat-dagatang apoy. Ikaw ay papasok sa kanyang karian at mabubuhay sa buhay na walang hanggan. Kaya masarap ang spiritual food sapagkat hindi lumilipas. Matamis ang spiritual food sapagkat nakapagpapataba ng kaluluwa. Masarap ang spiritual food sapagkat hindi ka na mamamatay. Yan ang tinatawag na food for the gods. Huh?
Merong mga pagkain na sinasabi lang food for the gods, pagkakinain mo, naku, lasang balbakwa. Ngunit, pagka itong pagkain na ito, ang kinain mo, spiritual food, lalakas ka, mabubuhay ka, makikita mo ang mga bagay ng Diyos na hindi mo nakikita noon. Tingnan ninyo ngayon, ang ayos ninyo, tumatawa na kayo. Tingnan ninyo ngayon, ang ayos ninyo, nabubuksan na yung mga mata ninyo. Nakikita ninyo yung mga bagay ng Diyos. Tingnan ninyo ngayon ang ayos ninyo. Nawawala na yung problema ninyo. Maliit na problema lang pala yun. Nakakain na kasi kayo ng pagkain pampalakas. Hindi lang pampalakas, kundi yan ay pagkain. Hindi ka na mamamatay. Mananatili ka sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagka ikaw ay nakakain na ng spiritual na pagkain, gagawa ka na naman ng spiritual na gawain. Sapagkat ang spiritual na pagkain yan, uudyukin ka upang gumawa ng mga spiritual na gawain. Amen. Kaya magkakaroon ka na ng spiritual na gawa. Hindi puro carnal ang gawa, hindi puro material ang gawa. Gumagawa kayo ngayon para material lamang. Gumagawa kayo ngayon para sa carnal lamang na pag-ibig. Amen. Puro ang gawa, puro lang lumilipas. Yung carnal na pag-ibig, lilipas ba yon? Madaling lumipas ang carnal na pag-ibig. Nag-asawa sila ngayon. Ha? Sabi niya sa babae, I love you. Sabi ng lalaki, I love you pa rin. So, kinasal. Then, di nagtagal, ang carnal na pag-ibig ay lumipas. Wala nang I love you. Balik sa korte. Bakit? I-annul ang aming kasal. I-annul. Sana yung sinatawag na what God hath joined together, let no man put asunder. Huwag lamang tayong magtrabaho para sa karnal na pag-ibig. Kailangan ang gawa natin ngayon, spiritual na mga gawain. Itong pagsamba, spiritual na gawain yan. Mananatili yan. Yung mga karnal na gawa, na dulot ng karnal na pagkatao, hindi mananatili, masusunog yon. Kaya tayong gumagawa sapagkat mayroon na tayong spiritual na pagkain at nakakain na tayo, lumakas tayo sa spiritual na kalakasan at kayo ay gumagawa sa spiritual na gawain. Palakpak nga niyong kamay ninyo. Lahat ng tao marunong pumalakpak ng kanilang kamay. Ngunit hindi lahat ng palakpak ng kamay spiritual na gawain. Pagka pinalakpak ninyo yung kamay ninyo, doon kayo sa sabungan. Hindi spiritual na gawain yun. Walang reward yun. Pagka pinalakpak ninyo yung kamay ninyo, nasa loob kayo ng bold na sinihan. Walang reward yun. Sapagkat hindi spiritual na gawain yun. Pero pagka pinalakpak ninyo ang kamay ninyo dito sa loob, bahay, sambahan, sapagkat nakapakinig kayo ng salita ng Diyos, yan ay isang spiritual na gawa. Kaya sinasabi ni Pablo sa Unang Korinto, Kapitulo 3, Versikulo 14, If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Merong mga gawang nananatili, meron din namang gawang hindi nananatili. Ang gawa ng laman, ang gawa ng mundo, ang gawa na para lamang sa physical, hindi nananatili. Ngunit ang mga gawang espiritual, ito ay nananatili hanggang magpakailanman. Kaya yon ang ating gawin, yung tatanggap tayo ng reward, ang ating gawin. Itong ginagawa ninyo rito, may tatanggapin kayong reward dyan. Pinagpapawisan ba kayo tulad ko? Bawat patak ng pawis ninyo, pinapawisan kayo ng maraming singot. May mga reward lahat yan. Hallelujah. Inaantok ba kayo ng dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos? Walang reward yan. Dilat na dilat ba yung mata ninyo dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos? Malaki ang reward niyan. Kaya gumawa tayo ng mga gawain ng Diyos. Lahat tayo, ha?
Kaya may mga gawa na tayo. Kaya yung paggawa natin, hindi karnal na paggawa. Napagkatapos matatapos sa carnality lamang. Kaya tayo, mga ministro, mga manggagawa, BSGL, members, lahat ng mga bago pa kay Kristo, gumagawa tayo ngayon para hindi masunog yan. Basahin niyo muli yung 1 Corinthians chapter 3. Lahat tayo nagpapatayo dito sa kasasaligan at ang kasasaligan o foundation, wala iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos ang lahat ng mga gawa natin dyan ay susubukan. Daraan ang kapagsubukan, daraan ang apoy. Kung minsan ang kapagsubukan, ipadadaan sa laman. Susubukan ka sa laman. Kung ikaw ba ang ginagawa mo, talagang makalaman. Nangangaral ka ba? Naku, akala mo, talagang tunay na. Pagkatapos sinubukan ang kanyang pangangaral, makalaman pala, bumagsak sa laman. Hindi totoo, nasunog. Yung pagpopogi mo pala sa pangangaral, para pala sa laman yun. Praise God. Walang praise God yun. Pero, kung ako'y nag-Amerikana at mangangaral, sinubukan ng laman, hindi pumasang laman, ang laman bumagsak, si Pastor Kibuloy nananatili pa rin. Para sa Diyos yun! Kaya mga kapatid, itong kapugihan kong ito, hindi para sa laman. Ito ay para sa Kanya. Woo! Hallelujah! Itong kapugihan kong ito, hindi para sa pera. Napansarili. Ito ay para sa Kanya. Praise the Lord! Hallelujah! Kung minsan, ang kapagsubukan ng apoy, ipadadaan sa pamamagitan ng pera. Naku, akala ng iba, nangangaral ka, ang ganda mong mangaral, para sa Panginoon. Ayun pala eh, nangangaral ka, para mayroon lang mabigla sa pera. Pagkatapos mga kapatid, ibinigay mo na ang sarili mo sa pera. Bigay mo sa Panginoon. Mga manggagawa, yung gawain ninyo, siguruhin ninyong magkakaroon ng reward. Baka yan ay dumaan sa apoy ng kapagsubukan, masusubukan ka, pagkatapos lilipas, magsisimula ka na naman sa uno. Back to square one, wala ka na naman bahay. Dagami pala yon, dayami pala yon, kahoy pala yon, nasunog! Kailangan ginto. Ano ang ginto? Yun ang gawang espiritual na hindi nasusunog. Ginagawa ko lahat ng bagay, hindi para kanino man. Ginagawa ko lahat ng bagay para sa Panginoon. Nangangaral ako sa mga kaluluwa, sabagat ito ay utos ng Panginoon. May magbigay ng pera sa akin o hindi, ako'y mangangaral, sabagat ito ay sa Panginoon. May umibig sa akin na laman, mangangaral pa rin ako. May umibig o wala, mangangaral pa rin ako. Sabagat ang pangangaral ko ay hindi para sa laman lamang. Ito ay unang-una para sa Diyos. Kaya ako'y purihin man o hindi, ako'y mangangaral. Sabagat ito ay Kanyang utos at ang ating binibigyan ng kalugod-lugod na paglilingkod ay walang iba kundi ang ating Panginoon na sa langit. Hallelujah. Amen. Napakaraming offer sa atin dito. Tinorn down natin. Pagkat hindi sa Panginoon at hindi tayo magkakaroon ng spiritual reward. Kailangan meron tayong spiritual reward. Spiritual works will endure forever. Amen. Spiritual bang ginagawa mo? Huwag mong ipakita sa tao lamang. Ipakita mo sa Diyos. Huwag mong gawin sa tao lamang, gawin mo sa Diyos. Mananatili yan. Aalalahanin ka ng Panginoon hanggang sa Kanyang pagparito at hanggang sa buhay na walang hanggan. Tapos mga kapatid, ang isaayos natin ay ang puso natin. Tapos papasukin natin ang mga grasya ng Diyos. May tatlong nananatili sa lahat ng bagay. Ang lahat lilipas. Speaking in tongues lilipas. Prophecy lilipas. Ngunit may tatlong nananatili. Yan ang papasukin natin sa ating puso. At ang pinakamalaki, ang siyang papasukin natin sa ating puso. And now abide that faith, hope, charity. These three. But the greatest of these is charity. Pagkatapos mga kapatid, na ito'y naririto na sa atin, nabubuksan na yung mga mata natin at nakikita na natin ang mga bagay na hindi nakikita ng ating mga pisikal. Nakakain na tayo ng mga pagkain espiritual. Pagkatapos mga kapatid, kinain na natin o nagkaroon na tayo ng espiritual na gawa.
magsisimula na ang pagbulag ng demonyong ay aalisin sa ating mga mata at magsisimulang makikita natin ang mga bagay na hindi nakikita ng ating mga physical na mata. Hallelujah! Amen! Anong sinasabi, mga kapatid, dito ni Pablo kung ating tatalakayin at babasahin? Gusto ba ninyong basahin ko? Napakaganda. Anong sinabi ni Pablo? Sabi niya, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Ulitin ninyo yan kasama ko. Okay? Pagkatapos na markahan sa Biblia ninyo, 2 Corinto kapitulo 4 versikulo 18. Samantalang kami ay nagsisitingin, lakasan ninyo, samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Ay may katapusan. Ay may katapusan. Ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Walang hanggan. Walang hanggan. Kayong nasa loob, huwag na kayong lumabas. Ha? Huwag na kayong lumabas sa spiritual na kaharian. Kung totoo na spiritual na kaharian ang inyong nakikita, sino ang nakaluklok sa trono ng spiritual na kaharian? Totoo kayo? Kayong mga denominasyon, mahal ko kayo. Mga reliyon, mahal ko kayo. Denominasyon, mahal ko kayo. Ngunit, ito ang pagkakataon upang magsisi ang lahat ng denominasyon. Bakit ko sinasabi ito? Sapagkat ang iniluluklok ninyo sa trono ninyo ay walang iba kundi iyong mga bylaws ninyo. Kundi yung mga ginawa ninyong mga batas. Yun ang iniluluklok ninyo sa trono. Itinatabi ninyo itong mga salita ng Diyos. Tinatabi ninyo yan. Ginagamit lang ninyo sa pangangaral yan, tinatabi. Pagkatapos yung mga bylaws ninyo, ang ginagamit ninyo, human bylaws. Ano yung human bylaws na kuminsan, mga kapatid, napakaraming beses kalaban ng salita ng Diyos? Meron ninyo, may mga bylaws na ginagawa ang mga denomination at sinasabing, ikaw, dito ka lang sa Davao. Huwag ka nang pupunta doon sa Tagum. Pagka pumunta ka doon, aakusahan ka ng may teritoryo doon. Ano ko yung mga demonyo? May mga teritoryo kayo? Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay walang teritoryo. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay laganap sa buong sanlibutan. May mga grupo na denominasyon ngayon gumagawa ng human bylaws na labag sa mga salita ng Diyos. Labag sa salita ng Diyos. Nilalabag ninyo ang salita ng Diyos nang dahil sa mga batas ninyo. Basahin ninyo yung Mark chapter 7 anong sinabi. Sabi niya, lumalapit kayo sa Kanya, napakalakas ninyo magpuri. Pagkatapos yung mga gawang bylaws ninyo, labag sa kalooban ng Diyos, pinagwawatak-watak ng bylaws ninyo yung mga tao. Pagkatapos, para kayong mga sentinel ng muntin lupa, yung mga nadadakip ninyong kaluluwa, inilalagay sa loob ng bilangguan ninyo. Pagkatapos, ginugwardyahan ninyo, kahit saan man pumunta, binabantayan ng bylaws ninyong yan. Yan ay hindi kalooban ng Diyos. Pagka kayo pumasok sa spiritual na kaharian, isa lamang ang batas na nasusunod. At yan ay walang iba kundi ang batas ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Kaya nung ako'y galing sa denominasyon, mga kapatid, yung bylaws, pinag-aralan ko yun. Naku, mga bylaws na hindi nagpapalaya, yan ay mga bylaws
na bumibilanggo ng mga kaluluwa. Pagka pumasok ka sa mga bylaws na yan at sinunod mo, nakabilanggo ka kahit saan binabantayan ka. Mga kapatid, pagka ikaw ay pumasok sa kaharian ng Diyos, bibigyan ka niyang kalayaan. Anong sinabi niya? For where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Liberty to do the will of God. Liberty to worship Him. Liberty in the will of God. Kaya mag-ingat kayong mga kaluluwa. Pagka pumasok kayo, tanungin muna ninyo yung bylaws nila. Pag-aralan muna ninyo yung mga batas na ginagawa ng mga denominasyon. Yung mga batas na yan, nakapagbibilanggo ba ng kaluluwa? Pagkatapos sasabihin, pagka sinunod mo itong sinabi ko, mayroon kang covering, walang covering na yan, pagka hindi sinabi ng Panginoon, kahit sino pang nagsabi, that is simply mind control. Yung mga bylaws na yan, that is simply to control the minds of people against the will of God. Kailangan isa lamang ang kukontrol sa atin. Salita lamang ng Diyos. Yan lamang ang kukontrol sa atin. Biro mo, denominasyon, gumawa ng bylaws, kinokontrol yung utak ng mga nasasakop doon at sinasabing ang Pilipinas, hahati-hatiin natin, iba ay teritoryo natin, na kung ikaw ay taga rito, hindi ka makakaparoon, yan ay labag sa ating bylaws, mananagot ka, haharap ka sa executive committee, at ikaw ay huhusgahan, masama ka! Yung bylaws na yan, kunin ninyo, ilagay sa kasilyas at gawin ninyong napkin. Hindi kalooban ng Diyos yan. Umalis kayo riyan. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa Revelation. Lumabas ka sa Kanya, aking bayan. Lumabas kayo na madali sabagat susunugin ng Panginoon ang lahat ng hindi naaayon sa Kanyang kaharian at hindi naaayon sa Kanyang banal na sinabi. Sinasabi ng iba, ako raw ay galit at matapang magsalita. Sapagkat yan ang calling ng pastor na ito. Mayroon pong prophetic calling ang ministry ito na lahat ng hindi labag, na lahat ng labag sa kalooban ng Diyos, yan po mga kapatid ay uugahin at yan ay itatabi. Ang lahat ng mauga at matatabi, yan ay babagsak. Ngunit isa lamang ang mananatili. Ano yan? Espiritual na kaharian ni Jesus Christ. Siya ang nakaupo at siya ang matutupad. Hindi presbiter ang matutupad ng kalooban. Hindi superintendent ang matutupad ng kalooban. Kung sila ay sinusunod human bylaws na labag sa bylaws ni Jesus Christ. Si Jesus Christ pa rin ang susundin natin. Huwag kayong matakot lumabas dyan. Magpasakop kayo sa batas ng Panginoon. At ang batas na yan ay spiritual na batas na magpapagliligtas sa inyo. Everybody say, praise the Lord. Kaya sinasabi ni Paul, and this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Anong sinasabi niya sa Hebrews 12:27? Etong sinasabi niya sa Hebrews 12:27. At makinig ang lahat ng mga denomination na may mga human bylaws na labag sa bylaws ng Diyos. Hindi ko nilalahat. Yung may mga bylaws kayo, pag-aralan ninyo. Kung may mga bylaws dyan na labag sa sinasabi ng mga salita ng Diyos, i-crush ninyong lahat yan kayong mga members at hindi kayo magkakasala. Sapagkat isa lamang ang matatayo, yun lamang mga salita na naaayon sa kaharian ng ating Panginoon. Yun lamang ang tatayo, lahat ng bylaws na yan, pag rapture, maiiwan. Isa lamang ang dadalhin, salita ng Diyos lamang. Kaya huwag kayong magpatali sa mga human laws na labag sa kalooban ng Diyos. Amen. Pagkalabag sa kalooban ng Diyos, ang ginagawang batas ng isang grupo ng relihiyon o denominasyon, huwag ninyo sundin. Sundin lamang ninyo salita ng Diyos. Pagka yan naman ay batas na ayon sa kalooban ng Diyos, sundin ninyo. Amen. Pagka batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, sundin natin. Hindi naman lahat ng batas ay masama. May mga batas na mabuti. Yung mga batas na labag, huwag ninyong sundin. Etong sinasabi ni Pablo sa 12:27, sa Hebrews. At itong salita, minsan pang
ay pinagkakahuluganan ang pag-aalis niyong mga bagay na niyayanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyayanig. Hindi mayayanig ang salita ng Diyos, hindi mayayanig ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng tao mayayanig. Kaya takot na takot yung mga denomination na gumagawa ng batas na hindi ayon sa batas ng Diyos. Nayayanig sila sapagkat yung mga batas na yan, babagsak! Hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yung ayon sa kalooban ng Diyos lamang ang mananatili. Kaya tayo nakapasok sa kanyang kaharian ngayon. Talaga mga kapatid, tayo ay kasama na sa espiritual na kahariyang hindi na nayayanig. Sinong nakaluklok sa trono sa kaharian ng Diyos? Lakasan ninyo. Ano ang batas na sinusunod? Batas ni Jesus Christ. Ano ang batas ni Jesus Christ? Dagdagan pa ba natin ito? Huwag na natin dagdagan pa. Kapal-kapal nga niyan, hindi pa nasusunod. Gagawa na naman kayo ng bago. Huwag kayong gumawa ng bago. Anong isang batas ni Jesus Christ? Love one another. So that the world may know that you are my disciples. Sa denomination, meron bang kayo-kayo mga member na denomination? Napapansin ba ninyo hindi nakaluklok na si Jesus Christ dyan? Sapagkat may mga batas na ginawa na hindi ayon sa kanyang kalooban? Labag sa kanyang kalooban. Kaya anong nangyayari? May mga alitan, envy, jealousy, awayan. Pagkatapos namimili ng leader, may eleksyon, kampanyahan sa loob ng simbahan. Oh, may mga alitan, may mga cliques, may mga divisions. May mga party-party dyan, may mga cliques, nag-aaway kayo-kayo mismo. Nasusunod ba ninyong batas ng Panginoon na sinasabing, love one another? Ako, awayan one another. Sumbungan one another. Akusahan one another. Wala ang Diyos dyan. Yan ang sundin natin, batas niya. Palagpagan natin siya. Hindi mayayanig ang kaharian ng Panginoon. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Marami akong kaibigan sa denomination na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mahal nila ang Panginoon. At nakikita na nila ang mga bagay na ito. Ako ay laban sa mga batas na ginagawa sa mga grupong denominational na sumasakop ng mga kaluluwa. Ngunit hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yung sundin ninyong batas dyan, yung ayon lang sa kalooban ng Diyos. Paka hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ang resulta niyan ay alitan, bunga ng laman at walang pag-ibig na nakikita. Samantalang sinabi ng Diyos, papasukin ang pag-ibig. Meron bang pag-ibig na nakikita mo sa denomination mo? Meron bang pag-ibig ni Kristo riyan? Naririyan ba sinusunod ang sinasabi niya magmahalan ng bawat isa sa inyo? O ang nangyayari dyan, inggitan ng bawat isa sa inyo. Pagka yan ay nangyayari, wala na sa trono si Jesus Christ sa denomination mo, sa relihiyon mo. Bumalik at hanapin mo at makikita mo ang espiritual na kaharian at ang daan ay walang iba kundi ang kanyang mga salita. At ang programa ito tutulong sa iyo kung paano mo makikita ang kaharian yan. E manatili ka. Manatili ka na makikinig at manonood tuwing ganitong oras sa programang ito. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. I am concerned.
concerned and as far as the work of God is concerned, we have reached the end last September 13, 2003. When you find God, you find His love, because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. I receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed the salvation works in the Spirit. After a perfect the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.